Salamat, bonus. Malaki, malaki ba direk? Malaki. Sinilip mo direk? Ilang figures direk? 7. Hindi ko mabilang yung zero. Oh. Nasa unahan. Maraming salamat po talaga sa Star Cinema. Dahil bukod sa bayad naman kami dito para sa aming trabaho, na-bless pa ng maraming nagkagusto at nagka-award pa kami. Plus, yung super bonus talaga na binigay ng Star Cinema. Kaya maraming salamat. Boss Daddy, Tita Malu, Mam Charo, Tess, lahat ng bumubuo ng Star Cinema. At bumaba po talaga si Sir Gabby, di ba, para sa inyo? Oo naman, siya nag-abo. Oo, kasi malaki. Siguro kung maliit ito, may hiya siya bumaba. Eh malaki, kaya proud siya, siya yung bumaba. Direk, mamimiss po ba itong Hulang Hinas? Siguro naman malalagay ito sa DVD, kaya hindi ko na masyadong mamimiss, kaya lagi kong pananoorin. Of course, ako yung samahan. Lagi akong excited every time na kung alam lang ng tao, after ng pelikula, ilang parties yon, kunyari bahay ni Marvin, bahay ko, bahay ni Ai, lalabas kami, nasa Manila pa. Yung talagang lagi namin gustong magkakasama. Kasi ganun talaga nabuo yung pamilya at nag-reflect yun dun sa pelikula, di ba? Na parang ay pamilya talaga tong mga tao. Hanggang ngayon, yung friendship na naiwan, it's beyond friendship. Hindi na siya basta-basta. Pamilya na ang tawagan namin. Ganun. Masaya. Direk, ano pong pakaramdam ng Miss Direk? Normal lang naman. May puso ako, may utak, may mata, may ilong, may bibig. Normal na tao naman. Just, ano lang yon, yung pagkakabigay sa akin ng Best Director Trophy ay ano lang yan, pangdagdag ng inspirasyon para pagbutihin mo pang husto yung trabaho mo. Dahil maraming tao ang tumatangkilik, maraming tao ang naniniwala. Wala na akong pakialam sa hindi naniniwala. Ang importante dun sa mga naniniwala, para sa inyo po yung ginagawa ko. Direk, merong mga hindi naniniwala. Kasasabi ko lang, wala akong pakialam sa kanila. Inuulit ko, hindi mo mapi-please na ang lahat. Okay lang yon, tanggap ko yon. Wala lang murahan. Nasaktan po kayo, Direk, nung marinig niyo. Ikaw, murahin kita, hindi ka masasaktan. Sige, ha, mumurahin kita. Murahin kita. Tama. Hindi naman talaga ako minura, kundi yung pelikula. Mm-hmm. Masakit kasi hindi ito minagic eh. Kumbaga, pinaghirapan, pinagpuyatan. Nakailang drafts yung writer namin sa pag-re-revise ng pelikula. Hindi nga lang ito yung nung ipinanganak si Jose Rizal o nung nakipaglaban si Andres Bonifacio. Pero ito ay istorya ng bawat isa ay pwedeng makarelate dahil lahat ay may nanay. Diba? So hindi po madaling gumawa ng pelikula, dumalirot ng isang pelikula kung saan ang lahat ay iiyak at tatawa ng sabay. Hindi po ako nagyayabang kasi hindi po ako mapagmalaking tao. Ang sa akin lamang po ay may respeto kami sa bawat isa. Meron po akong respeto sa trabaho nagbibigay sa akin ng kinakain at sa pamilya kong mga umaasa. So, I don't think merong karapatan ang kahit na sino na yurakan yung trabahong ito na mahalagang mahalaga sa aming lahat. So, kung tatanungin mo ako, nasaktan ako, of course, masakit yon. Pero again, dahil komento ito ng sabi, mas nakababata sa akin. Hindi naman ako lola, no? Oo, pero yung nagkomento ay nakababata sa akin. Bilang nakatatanda, ang magagawa ko na lang siguro ay unawain. Pero kung ako yung bata, ang gagawin ko ay gumalang doon sa nakatatanda sa akin. Are you demanding apology, sir? Are you expecting? Nag-apologize na si Lizelle sa Facebook. Sinagot ko na ito, nag-private message ako sa kanya sa Facebook. Sinabi niya? Oo, parang nagsimula sa net ang lahat, diba? Sa Twitter, nagsimula na tapos sa Facebook. Yung talagang napaka-techy na ng lahat ng mga nangyayari ngayon. Sa akin, walang kasalanan si Albert, walang kasalanan si Lizelle. Kasi ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. Pero lalong dun ko na-appreciate ang pelikulang ginawa namin, Ang Tanging Ina. Dahil pagpapatunay na tama ang ginawa namin sa pelikula na nanay ang umaako sa kasalanan ng anak. So,
tama. Tama pala yung lahat ng mga nila, pinakita namin sa pelikula. Tama ang values na pinakita namin doon. Tama. Yan lang. Direk, si Lizer po ba nag-sorry na rin po sa inyo? Siya ang nag-ano, siya yung nag-sorry sa akin. Siya yung nag-apologize. At in-explain ko sa kanya, wala kang kasalanan, Lizer. Dahil ako, ano naman ako eh. Ang sa akin lang talaga, ingat sa salita. Kasi hindi ako lumuhod sa mga hurado para ibigay niyo sa akin yung Best Director Award. Kusang ibinigay yun at kusa kong tinatanggap at nire-respeto ko sila dahil may respeto sila sa akin. So, walang karapatan ng sino mang tumaling sa akin kasi hindi ako ang gumawa noon. Diba? Respeto sa mga desisyon ng bawat tao. Yun lang. Direk, from Alfonso mismo, gusto niyo po ba siya mismo mag-sorry? Or mag-reach out sa inyo? Gusto niyo po ba yun? Kapag humingi siya ng sorry, tinatanggap ko. Katulad nga ng sinabi ko, diba? Uunawain mo. Ganun naman ako. Mag-sorry ka lang, okay, nakalimutan. Pero hindi na rin maiaalis yung mga nagkasagutan na kayo sa mga ganyan, sa net nga. Yun, sa akin, be careful. Kasi, ganun lang yun. Gusto mo ba, bigyan ko siya ng message? Kayo po, kung gusto niya. Naiintindihan ko yun kasi alam ko kung paano niya tinabaho ito eh. At deserving niya talaga ang pagiging best actress dito. Sa lahat ng nakapanood, lahat sinasabi nila, tama. Tama yung award para sa kanya. Sa lahat ng mga kapanood, sabi, tama. Para sa akin yung award. Yun lang. Ngayon sa akin, tapos na ang lahat. Sana po ito na yung huling pagsasalita ko rin tungkol sa issue na to. Sana po, ang liit ng industriya para mag-away-away at ayokong maapektuhan sana talaga kami nila Albert at Giselle. Kaya pagkatapos po nito, hindi na rin po ako magsasalita. And for Alfonso, naiintindihan ko yung pagtatanggol mo sa mga magulang mo dahil dun sa nangyari. Pero sana bago mo sila ipagtanggol, mahalin mo sila para hindi sila mapahiya. Kasi sila yung napapahiya. Direk, yung sabi ba? Natry mong panoon? Yes. Maganda naman. Maganda po ba kayo? Ang pagpanonood ng pelikula ay relative yan, di ba? Pwedeng maganda sa'yo, pangit sa akin, maganda sa'yo. Hindi ito yung tamang venue kasi director ako. Alam ko ang ethics, di ba? Hindi ako hurado para magbigay ng komento. So para sa akin, sinuportahan ko po ang halos lahat na pelikula ng MMFF dahil may respeto ako doon sa organisasyon. At marami pong salamat talaga sa award na binigay ninyo sa akin at sa buong pelikulang Ang Tanging Ina Mo last night. Direk, sunod na ba dito, box office director naman? Uli? Katulad ng hindi ko pag-expect dito sa, walang expectations din. Though talagang naging napaka-blessed ko ng taong 2010 dahil from Hating Kapatid, Petrang Kabayo, tapos itong Tanging Ina Mo rin last na to, lahat ay binahiyaan talaga ng million-million tao na, para makapanood. Kung bibigyan ako, again, hindi ko tatanggihan. Sana lang wag akong mamura. Baka kayo po ni Direk Cathy ulit magkatapag kasi meron siyang may amnesia girl na box office din. Walang kaso. Kung mapipili si Cathy, papalakpak ako for her. Kung mapipili ako, I'm sure papalakpak si Cathy. Ganun ang relasyon namin ni Cathy Garcia Molina. Hindi ito something na showbiz, pero kapag kami magkasama, hindi namin pinag-uusapan ang profession namin. Laging bilang matatagal na kami magkakasama sa industriya nito. At magkasama kami sa Star Cinema, sa ABS. Mahal namin ang isa't isa't nagre-respetuhan kaming dalawa. Okay. Tawa ka ng tao. Ayan, natawa tali. Direk, bilang may malaking bonus, meron po ba kayong planong bilhin? Bibili ako ng network. Bibili ako ng isang film outfit, yung gano'n. Si Rosso, Direk. Kaya mo naman yata. Ha? Kaya mo naman yata eh. Konti pa. Bakasyon, gano'n. Bakasyon po ako talaga. Nakaschedule na po yan. Tinatapos ko lamang po ang Who's That Girl sa Viva. Pagkapalabas po niyan, magbabakasyon po ako. At
sinisimulan ko rin kasi, at magsisimula na rin kami nung follow-up movie niya, solo ni Vice.